Good morning everyone. So sa umagang ito, kapipitas lang natin ang ating amuradong papaya. Ayan po. Sadyang napakatamis nito. Sasama natin sa ating breakfast. Oh, pagkasarap, pagka-fresh papaya. Marketable po ang gatong klase ng mga papaya. Sa ating case po, ay hindi na natin natanggal yung gitna kasi fiber naman na siya. So, mas masarap na kasama yung gitna. Usually, pag kumakain po ako ng papaya, sinasama ko talaga yan siya. Masarap ulit kasi yan siya eh. Paborito po ito ng ating mga alagang hayop. Ang ating mga pato at pati mga aso na rin. Ito na po ang ating papayang panghimagas ngayong umaga. So ngayong umaga, samahan niyo po ako sa paghahanda ng patolang okoy. Lumitas lang po tayo kanina, maaga pa ng sariwang-sariwang patola. Ayan po, no? So, pagka-fresh. So, gawin po natin, tatanggalan natin ang laman. Ang ating patola. So. Medyo matured na yung kanyang buto. Pwede pa rin. So, medyo malalaki, kaya medyo paninipisin pa po natin. So, ready na po yung ating strips na patola. So, gawa na po tayo ng ating okoy. So, sa ating pong pagluluto ng tortang patola, ito na po yung ating mga ingredients. Sariwang patola, medium size. Isang tasa na harina. Dalawang itlog. Of course, ang ating mga bawang sibuyas, paminta, at meron na tayong ginseng mix. And then, hindi natin makakalimutan isda. Ayan, na pampalasa ng ating patola. So, yan po lahat ang ating ingredients sa araw na ito. So, paghahalu-haluin na po natin ang ating mga sangkap. Haluhaluin na po natin ang ating mga ingredients. Of course, ang ating main ingredient, ang patola. Wala na patola. Ating patola. Kaya syempre, ang isda, depende sa inyo, pinirito man yan, paksi or sariwa. Depende sa inyong panlasa. Syempre, ang itlog, dalawa.
nakahulog pa. Hindi mawala ang ating kain. Fresh na fresh talaga ang ating gulay, kaya look like gulay. So, ready na po yung ating tortang patola. Ayan, so, mix na natin. Dahil na natin ang asin. Kung asin lang. So, kitang-kita. Parang ganito pala ang ulam na, no? Sana all fresh pa lagi ang ating niluluto. Fresh na gulay. Ayan po. So, isa lang talaga. Sanyahin muna natin ito. Habang tayo ay magpapainit ang ating mantika. Takpan po muna natin. So, nagpainit na po tayo ng ating kawali. Ayan. Lagyan natin ng isang boteng mantika. Pero kalahati na lang muna. Initin po muna natin yan mga 10 minutes. So, mainit na po ang ating mantika. At ready na rin ang ating kokoy na patola. Thank you.
So, habang hinihintay natin na maluto ang lahat, ihahanda na rin po natin ang ating sawsawan. Crush in po ito. Harvest natin ang ating mga kamyas. Ang dami ng kamyas natin. Pakinabangan din natin siya sa pamamagitan ng paghalo ng masangkap na ito sa ating sawsawan. Sarap ang kamyas. Kaya may toyo. Marami rin po ito ang pinagagamitan. Ang vitamins. Sobrang asim. Pero mamaya ay matatawa. Hindi na rin po ang kanyang asim. Natin kalimutan ang parutis sa araw na ito. Ang sili ko ay isang napakagandang ingredient para sa ating sawsawan. Ito ay nagbibigay ng twist, anghang sa ating sawsawan. So, lalagyan na po natin yan ng konting toyo. Lalagyan natin ang konti sa ayan. And then, syempre, yan ang source one. And then, ang ating finishing touch na kasi medyo maasim na. Parang ating touch lang ng ating suka. Pagkat maasim na rin, yun ang ating dati pati. Yan po, ready na yung ating sawsawan for today's partner ng ating okoy na patola. Sana pa ay magustuhan ninyo. So, ito na po yung finished product natin. So, sa isang medium size na patola, nakagawa tayo ng 9 pieces o 9 na pirasong okoy. Yan po. So, tara, tukman na natin ito. Handa na rin ang ating agahan. Saan na po tayo? Kung patula na may kuy, tawsaw natin. Masarap. Oh, sarap.